everyone, welcome back to my channel. This is Magandang Pango. So for today's video guys, meron na naman tayong bagong pag-uusapan. So disclaimer po ulit, ako po ay hindi isang doktor, hindi po ako isang dalubhasa. Lahat po ng mga sinishare ko dito ay based sa aking experience. Okay? So, ayun. So, yung pag-uusapan natin ngayon, guys, ay tungkol naman sa Makating Ari. Kung ano yung mga home remedies pagka Makati yung ari mo. Siyempre, nga alam naman natin, meron sa atin, wala tayong kakayanan na pumunta sa doktor, magpa-check up, ganyan-ganyan. Pero siyempre, kailangan naghahanap tayo minsan ng mga pang home remedies, yung mga alternative pagka hindi natin kayang pumunta ng doktor, di ba? So anyway guys, yung i-share ko sa inyo ay yung ginawa ko. Ito based talaga sa aking experience. Based ito sa aking experience. Ano yung ginawa ko nung nangyari ito sa akin? So last month, talagang after menstruation ko, nung matapos na menstruation ko, sobrang kate talaga na hindi ko alam, yung naiiyak na ako sa sobrang kate na hindi ko alam kung paano nangyari, kung saan ang gagaling, yung ganyan-ganyan, kung ano ang dahilan. So, syempre guys, maraming dahilan kung bakit nangangate ang inyong, alam nyo na. So, maraming dahilan. So, isa dyan, syempre yung siguro maling sabon yung ginagamit mo, or siguro yung napkin, yung mga napkin na ginagamit natin, mali, mga panty liner, siguro dahil din sa cloth ng ating underwear, or siguro sa sabon na ginagamit natin sa ating underwear. So, maraming dahilan kung bakit nangyayari ito sa mga kababaihan. Kasi guys, yung private part natin ay sobrang napaka-sensitive talaga. So, dapat talaga inalagaan natin ito. So, last month, dahil nga ito may COVID, so, after demonstration ko, ikwento ko lang ng very brief. Ikwento ko lang ng very quick, di ba? After demonstration ko, sobrang kate, hindi ko maintindihan kung bakit nangyari sa akin yun. So, nagre-research ako kung ano ang mga kailangan gawin. Lahat na ginawa ko na guys, nagpalit ako ng feminine wash, nagpalit ako ka, usually naman dapat hindi ganun kasi yung feminine wash na ginagamit ko ay the same lang sa as in mga before pa. So nag-isip ako, sabi ko, sa bakit kaya nangyari to? Wala namang ginagawa, di ba? Yung iba na, talagang sobrang kate, naiiyak na ako. Yung maya-maya ako, pabalik-balik sa toilet para mag-wash, yung ganun. Pero wala talaga nangyayari. So tapos nag-research ako, syempre ayoko naman pumunta ng OB dahil nga may pandemic, nakakatakot lumabas. So, ang ginawa ko, nag-research ako. And actually, guys, nilagyan ko pa to ng mga kung ano-anong ointment, yung mga ointment na pang internal. So, I don't know kung pwede, pero nag-try lang ako sa sobrang kate, nag-try pa maglagay ng alcohol, which is very bad yun, guys, na ilagay sa internal tal yung alcohol. Talagang sobrang bad yun. Huwag nyo akong gagayahin. Sobrang mali. So, nagawa ko yan, ako lang yun dahil nga masyado na akong hindi ko na kaya yung kate, yung naiiyak na ako. Parang feeling ko wala nang choice, so ginawa ko yun, which is mali talaga yun. Huwag na huwag nyong gagayain. Sobrang hapdi, maiiyak kayo. At very bad talaga yun. So anyway, ayun na nga. Ang dami-dami kong daldal, diba? So ang ginawa ko, nag-internet ako, nag-research ako, yung mga home remedies, ganyan-ganyan. Wala namang masama kung itatry ko yung mga nakikita ko sa internet about sa home remedies, ganyan. So nag-try ako, naghanap ako sa internet. Home remedies for itchy blah blah blah, itchy vagina, ganyan. So anyway, nag-research ako. So may isa akong nabasa doon, very simple lang talaga. Yung sabi doon, magbaba daw ako, mag-soak daw ako sa cold water or yung ice daw. So i-ano mo yung ice, parang tela na malinis, tapos i-ano mo doon sa private part mo. So or pwede kang magbabad sa cold water, ibabad mo yung private part mo doon. So, tinry ko siya, guys. Tinry ko talaga as in. Kumuha ko ng ice cube, siguro tatlo. Nilagay ko siya sa maliit na basin. Tapos, nilagyan ko pa ng malamig na tubig. Tapos, nagbabad ako doon. So, after na, nagbabad ako siguro mga 30 minutes. So, after that, hindi parang meron pa rin.
So, ang ginawa ko naman ngayon, kumuha ko ng ice, yung ice cubes, hinawakan ko, tapos inano-ano ko siya doon, kung saan banda yung itchiness, no? So, inano-ano ko siya doon. My God, guys, maniwala kayo at sa hindi, after that, as in, gagumaling na talaga, as in, walang-wala na. Alam nyo, guys, at ako naman, hindi naman ako doktor, no? Ako naman, sinishare ko lang yung experience ko, kasi hindi ko naman sinishare yung experience ko kung hindi siya effective. So, sa akin, naging effective siya. After that, nang ginawa ko na yun, talagang as in, nawala na yung itchiness niya. Talagang nawala na totally. Hanggang ngayon. Yan lang guys, so shinare ko lang sa inyo yung experience ko. Kasi tayo mga babae, masyadong sensitive yung ating private parts. Talagang dapat talaga to inaalagaan. So, ayun, para lang sa mga babae, para lang sa mga meron dyan nakakaramdam ng ganun, tapos walang kakayahan na pumunta ng OB para magpa-check up, i-try nyo po yung ginawa kong home remedies. Pero guys, after that, pag ginawa nyo, na as in, hindi pa rin natanggal yung kati o sobrang kati, baka iba na po yan, no? Baka iba na po yan, kailangan nyo na po talaga magpa-check up. Pumunta na po talaga kayo sa doktor para ipatingnan yung sobrang kati na yan na talagang hindi na natanggal. Sa akin kasi feeling ko lang nun kasi kaya siya nangati dahil siguro sa laundry soap na ginamit ko. Kasi that time nag-iba ako ng laundry soap. So sa tinagal-tagal na gamit ko, first time kong nag-change ng laundry soap. So siguro dahil doon kaya nangati. Tapos anyway, ngayon okay naman na kahit yun pa rin yung ginagamit kong laundry soap. Hindi ko alam kung ano talagang exact na dahilan. Pero talagang natanggal siya. Nung ginawa ko yung home remedy na yun, talagang natanggal siya guys. As in talaga. And I thank God dahil talagang wow, hayahay. Aminin yung mga babae kapag kayong inyong private part ay sobrang makate. Talagang mapapaiyak kayo sa kate. Yung hindi ko alam kung na-experience nyo yan, pero ako talagang last month lang ay na-experience ko na sobra talaga. So anyway guys, ayun ang aking i-share. Sana po ay nakapulutan nyo na naman po ng aral itong video ito. And of course, thank you so much for watching. And please do not forget to like and subscribe my channel if you have not yet. And please do not forget to press the notifications bell for more home remedies video. So, ayun na guys. Thank you so much, Pangonyas. And I'll see you again on my next video.